atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na kuniyak, inirang kawang iningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen ni Santa Mariang Mahal, kami naway mahangos sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating. Taglay katarungan natin. Buong hukom ay darating. Taglay katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan sa lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman.
Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Magsitayo na po ang lahat. Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Apuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maititulad dito. May isang taong naglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Umayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at napagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling at tapat na mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto pong ibinigay ninyong 2,000. Heto naman pong 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani kayo sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugot ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Isa na'y may nakuha kong tubo ngayon.
Kunin ninyo sa kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mabuting balita ang isa sa pinakakilala na talinhaga na ipinahayag sa atin ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay tumutukoy hindi lamang dun sa talent, no? Kasi ito po ay the parable of the talent. Hindi lamang po tumutukoy doon sa talent. Yung talent po dito ay tumutukoy doon sa silver coins, doon sa original na translation sa Greek. Kung hindi tumutukoy din ito, pwede rin nating pagnilayan ng patungkol sa ibinigay sa ating talento ng ating Panginoon. Lahat tayo, mga minamahal kong kapatid, lahat tayo ibinigyan ng Diyos ng talento. Ang bawat isa sa atin ay iba, no? May kakaibang regalo mula sa Diyos na kailangan nating pag-igihan at gamitin upang tayo ay sa pamamagitan nito, itong mga regalong ito, tayo ay makapaglingkod sa kapwa at makapaglingkod sa Diyos. Katulad nung karanasan ng mga alipin na pinagkatiwalaan ng kanilang Panginoon nung panahong iyon, tayo din ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon sa mga talentong ito. Ito pong mga talentong ito ay ibinigay sa atin, sabi ko nga po kanina, upang makatulong sa ating kapwa at sa pamamagitan nito, tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Kaya nga, isang kasalanan ang isang talento na hindi pinag-iigi o hindi ginagamit. Tignan niyo po yung nangyari sa ating mabuting balita. Ano po bang nangyari doon sa pinagkatiwalaan na yung ibinigay sa kanya, ipinagkatiwala sa kanyang pera, ibinaon niya sa lupa dahil sa sobrang takot? No? Siya ay pinarusahan. Siya ay nag-suffer doon sa consequences nung kanyang ginawa. O doon sa kanyang ginawa, siya ay nag-suffer. At bakit? Sapagkat wala siyang ginawa. Mga minamahal kong kapatid, no, ang ating Panginoon, lahat tayo, sinabi ko kanina, binigyan ng talento. At isang kasalanan, yung walang gawin. Isang kasalanan, yung meron tayong maibibigay o may ibabahagi, pero hindi natin ibinabahagi, hindi natin isinishare, hindi natin ginagamit. Hindi natin ito ginagamit sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Isang kasalanan, na kung ano man yung blessing na ibinigay sa atin ay nakatago. No? Parang yung isang istoryang nabasa ko, yung kanyang lolo sa sobrang tuwa sa kanya, no? Dahil nakita siyang naglalaro ng flute, no? At ito ay, no? Dahil doon binilian siya ng isang flute din, no? Na mamahalin ng kanyang lolo. Pagkatapos, dahil sa sobrang mamahalin nito yung bata, dahil nalaman niya yung presyo, anong ginawa niya? Imbis na siya'y mag-insayo upang matutunan o kaya mag-improve siya doon sa kanyang talento na nadiskubre para sa kanyang sarili, alam niyo po yung ginawa ng bata? Inilagay niya ulit sa box. At pagkatapos bumalik ng lolo niya, pagkatapos ng isang taon, nandun pa din yung kanyang loot. Bago pa din. No? Mga minamahal kong kapatid, kapag ganito po yung ating pag-iisip, no? Kapag hindi natin ginagamit yung ating mga talento, tayo ay matutulad doon sa alipin. No? Tayo ay mapupunta saan? No? Sa impyerno. Bakit? Kasi ito po ay dapat gamitin natin upang hindi lang makatulong sa atin, no? Kasi yung iba iniisip, ang mga talento ko ay para sa akin lang. No? Katulad rin po yun ng pagtatago ng talento ng ginawa ng alipin.
sa akin lang to, ako lang ang makikinabang. Hindi. Kaya nandyan yan upang gamitin sa paglilingkod sa kapwa, no? At higit sa lahat sa paglilingkod sa Diyos. At kapag ganito po yung ating ginagawa at ganito yung ating pag-iisip, ang bagay na ito, no, parang investment, no, we are investing saan? Sa ating Panginoon. Yung ating mga talento are like investments, no, katulad nung nangyari sa ating dito sa ating talinhaga. Yung mga bagay na ginagawa natin, take that as an investment. Na pagdating ng panahon, tayo ay harap sa Panginoon, ito yung mga bagay na pwedeng makitang kabutihang ginawa natin. Sapagkat hindi natin itinago yung mga blessing, yung mga talento na meron tayo. Hindi natin sinarili yung ibinigay niya sa ating mga bagay na magaganda. Sa kabilang banda, kung tayo magiging makasarili, no, maaari nating sabihin, itong bagay na ito ay para sa akin lang. Itong bagay na ito, dahil sa takot, no, hindi ko nagagawin. At yun po yung ikalawang punto. Kapag tayo natatakot, ano bang ginagawa natin? No? Ano bang nangyayari sa atin? Become paralyzed. No? Pag tayo natatakot, hindi natin magawa yung dapat nating gawin. Kaya nga kailangan natin maging, no, yung pangalawang grasyang ilingin natin, no, maging matapang. Una, tayo magbahagi, we share our blessing. Pangalawa, we should be courageous. Dahil yung takot, kapag ka tayo natakot, maaari tayong ma-discourage o kaya hindi nagawin yung tama. O kaya naman kalimutan na yung paggawa nung mga bagay na maka-Diyos. No? We became paralyzed because we are so scared. Eh, Father, ano bang, paano ba maging matapang? No? Yung pagiging matapang, hindi naman po yun yung absence ng takot. Yung mga matatapang o yung mga courageous people, meron niyang takot. No? Natatakot sila. No? Kaso pinaglalabanan nila itong takot. At hindi po yung hamon sa atin. Sa patuloy na pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, hindi po ito magiging madali. Sa paggawa ng tama at naayon sa kalooban ng Diyos, hindi po ito isang parang desisyon na kapag kaginisto natin ngayon, no, mangyayari na. Ito po ay araw-araw na pagpili, no, at pagiging matapang na panindigan yung mabuti. No? Matapang na sinusoong yung isang bagay dahil alam na nasa likod ang Diyos. Matapang na ginagawa yung mabuti, naninindigan sa katotohanan, naninindigan sa tama, dahil, hindi dahil basta matapang lang, kundi dahil alam na ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng ginagawa. At kapag ganito po yung ating pag-iisip, yung ating talento ginagamit natin upang makapaglingkod sa Diyos, at sa kapwa, at matapang nating sinusoong ang mga problema at pagsubok na dumarating sa ating buhay, tulad po ng mga alipin, no, na pinag-igi yung mga binigay sa kanilang talento, kapag tayo po yung pinag-igi natin yung ibinigay sa ating talento ng Diyos, tayo'y magkakaisa doon sa kagalakan ng ating Panginoon na ihinda sa atin sa langit. At sapat na po ito upang maalis yung maiba nating alalahanin, yung consolation, na bagamat hindi man tayo magkaroon ng maraming material na bagay sa mundong ito, bagamat hindi man tayo yumaman ng yumaman na talagang mayaman, ang mahalaga yung kayamanan sa langit. Hindi po nating ipagpapalit, no, itong kayamanang ito, sapagkat yung ating itinatanim sa pamamagitan ng ating talento dito sa lupa hanggang sa langit, no, dala-dala natin. Samantalang yung kayamanan ng material na bagay na ina-accumulate natin dito at dahil dito ay nagkakasala tayo hanggang dito lang sa mundong ito. Kaya po, pagnilayan po natin, ano bang marapat kong gawin? Kailangan kong manindigan sa katotohanan, palaguin ang aking mga talento
at sundin ang kalooban ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagharap sa luklukan ng paghatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit at pagwawaldas sa mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya na kanyang mga kasapin naway mapakinabangan ng simbahan, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sanlilikha, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang lahat ng tao naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa pangangalaga ng kalusugan naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalihin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at mga bilanggo. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Sa ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay, upang mapagkatiwalaan mo kami ng mahigit na dakilang bagay. Kapag pumasok na kami sa iyong kaharian, hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inilawal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mong mahal na Birheng bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pininanibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguhin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa paggawa sa kanitong katawan, dugo ng Kristo, tanggapin nawa namin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
malayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang ang puso ko'y hagkan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat naming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin, paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.